Mula sa New Zealand, ang ating ambassador ay na-assign naman sa Papua New Guinea. At sa Papua New Guinea, naging biktima niya si Nadia, not her real name, na kanyang, guess what, pamangkin. Why does a person commit rape? It's not actually about sex. It's more of how yung sabihin natin to express yung power. Power, yes. Parang magkaroon ng authority. Meron akong kapangyarihan, may kakayahan ako, ganito ako, at saka talagang yung ako yung palaging masusunod. Akala ng dalagang 20 years old, nang dalhin siya ng kanyang tiyo sa Papua New Guinea, magiging maganda ang kanyang buhay. Mali siya. Maling mali. At that time, wala po yung asawa niya. Sabi ni Venus, at saka parang wala lang naman. Kasi siyempre, nagtatakot naman. Katulong ako, they never paid me. And one time, siguro po, I don't know, nililigukan niya ang kasya. Siya, sabi niya sa akin, dyan ito ang pagmamasaj. Tapos, bigla na lang po siya, inano yung ano niya, tapos pinit-pinit, inano na lang niya yung katawan niya sa ano ko sa likod. Give him a massage. Mm. And then, nang minamasaj ko na siya, sabi niya sa akin, may papakita ako sa'yo. Sabi ko, ano po yun, uncle? Mm. Tapos sabi naman niya, hinawakan niya yung and then, parang doon na ako wala si uncle. Bigla na lang niya ako hinawakan yung ano kong katawan. Tapos, hinawakan niya ako dito. Sabi ko, buangkel, wag niyo po. Buangkel, wag po. Ray pa rin yan? Kasama na yan. Kasama na. Kasi yan nakalagay dyan, insertion of any object. Maski yung daliri mo lang, eh, ganun nga. Ay, basta ginamitan mo na mayroong insertion, pasok yung. Parang impyerno ang naging buhay ni Nadia sa Papua New Guinea. Parang naging slave na po ako niya. Tapos kung gusto na lang po niya akong galawin. Sabi mo ginawa ka niyang slave. Sabi mo ginawa ka niyang slave, sunod-sunuran ka. As in, kung kailan ka niya gusto, gano'n? Opo. Hindi ka nagsumbong sa wife niya? Nawawala lang po. Imposible kong makinig sa akin. Dumating sa puntong gusto na niyang magpakamatay. Magpapakamatay ka dahil sa nangyari, dahil sa ginagawa sa ni uncle mo. In depression, anxiety, and it can even lead to possibility of contemplating on suicide. Tapos wala na po ang sarili ko, tulero na po ang sarili ko. Ako, hindi na po makapagtrabaho. Is rape addictive, addicting, o yun po ba'y nakaka-addict po ba yung manghalay? Hindi po siya addiction, kundi habit forming. Parang sa kanila, to release the tension, ito po yung kailangan gawin nila. At hindi po sila yung pwedeng sabihin na gusto lang nila. In a way, it is a compulsion rather than addiction. Oh. Napakahirap pong baguhin yung ganung klaseng pag-iisip. Pero para sabihin natin na talaga magkaroon ng remorse ito, it's so difficult. Unless na talagang pag nakita yung hindi nila kinoconsider na kasalanan nito, then dito po natin makikita na talagang meron pong possibility na personality disorder or talagang mental illness itong tao ito. And they really need not necessarily yung talagang makulong lang kung hindi talagang treatment po or to be rehabilitated of what they have done. Natutuwa kami at si Nadia ay naka-recover. She now lives in the States and moving on. Samantala, sa Papua New Guinea at sa Pilipinas, respetadong-respetado si Ambassador Tejano. Sikat na sikat siya. Imagine yung mga tao, eh, pag nandun siya sa apartment namin pag Sabado, sumisimba, nagkakagulo yung mga tao. Parang siyang, superstar eh. Kasi nga, hinihinang papo, ambassador, yung mga ganun. Kung ang akusado ay person in authority, halimbawa, opisyal ng gobyerno o pastor ng simbahan, ano yung perspective mo? Yan sa, ano yung magiging parusa? Is it mitigating or aggravating?
Eh, sigurado, pag nabating yan, kasi abuse of trust and confidence. Ayun. Nangyayari yan. Katulad din yan ng mga halimbawa, yung mga amo who has been entrusted of the custody. Saka yung halimbawa, public official ka. Mm. Eh, nabirong abuse of power. So, kasama din pastor dyan. Dahil eh, yan ang nagtitiwala sa iyo. So, aggravating yan. Last January, nagyabang pa siya sa Festival of Religious Freedom na ginanap sa Maynila. Sabi niya, tumutulong daw siya sa mga inaapi. Sabi naman ni na Juana, magaling magtago ng kanyang mga krimen ang taong ito. They're not talking, pero they're very quiet. Binigyan sila ng mga negosyo, binigyan ng mga trabaho. So, di ba, yung ganun, you cannot bite the hand that feeds you eh. Ganun lang ang sa akin. Pero, walang forever. And now, here is the latest from Papua New Guinea. Yep, who filed this sexual assault cases? There's several ladies. Let's say some are family members, some are staff members. But outside of court, there's also a couple of staff and a couple of resident Filipinos. Are there natives? Are there natives who complained against him? Are there natives? Native Papua New Guinea. According to the report that we that I'm actually doing here, there's two Papua New Guineans. We're still struggling with one Papua New Guinean who doesn't want his name, her name. He forced himself on the woman. Sexually touching. Touching. Private parts. Some others obscene languages. Oh, but no penetration. No. There's only another person who did a penetration, but like I said, we're struggling with her to come out and say it publicly, but she doesn't want to say it because I think, I'm not sure what happened. I'm not sure what arrangements they had. And we suspect that, I mean, not suspect. We know that she's got a child. He has a child with a native of Papua New Guinea? Yeah, the mother is Papua New Guinea and the father is, allegedly Tejano. Oh. Nakikipag-ugnayan na rin kami sa Department of Foreign Affairs. Pero I called because of Benvenido Tejano. I got it and it mentioned that I was in Rome. Have you read my column about him? Yeah, I did. I read the column. Okay, he's a pervert and incestuous as well. Kung akusado ay nasa ibang bansa, paano siya mapapauwi para humarap sa korte? Isang pansa na demanda rito para paglabas ng warrant, di ipapasok siya sa Interpol. Mr. Ambassador, bilang na ang masasaya mong araw. Serbisyo publiko ng Isumbo mo kay Tulfo. Mga wanted sa batas. Serbisyo publiko ng Isumbo mo kay Tulfo. Hinahanap ang mga nawawala.
Anong klaseng tao itong si Bienvenido Tejano? It boggles the mind. Nang tawagin ko siyang a diplomatic diplomat sa aking column sa Philippine Star, kasama ang dalawa pang kahiyahiyang ambassador ng Pilipinas, I was being charitable. Si Marichu Mauro, dating ambassador sa Brazil, ay nabuking sa closed-circuit television video footage. Minamaltrato niya ang kanyang Pinay na kasambahay. Si Alex La Madrid, dating naka-assign sa Syria, ay isa pang pasaway na ambassador. Minaltrato at pinabayaan naman niya ang mga OFW na biktima ng human trafficking doon. Pero no match silang dalawa sa kademonyuhan nitong si Bienvenido Tejano na isang pastor na impostor. Reverend, alam mo naman ang sinabi ni Jesus tungkol sa wolf in sheep's clothing. Hindi ba? Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing but are in truth ravening wolves. Ang hindi po natin maintindihan ay bakit yung mga matataas na tao, yung mga mataas yung social stature, kagaya ng ambassador, halimbawa, o iba pa man, na manghalay ng kanyang pamilya o kaya kamag-anak niya. So, pwede sabihin natin it's a form of parang paghihigante. So maaari po ng bata siya, maaaring niyuyurakan ng pagkatao niya ng ibang mga tao. Or it's a form of how to show power na maaaring sexual ang connotation. Or may possibility po na ever since itong tao nito ay talagang merong compulsion na to release the tension, kailangan he has to do something na sexually abusive. Or kaya naman, maging verbally abusive. Whether mataas ang pinag-aralan, mayaman sila, or edukado sila, ang pinag-iisipan po dito is to release the tension na nararamdaman po ng tao. Pero ang pinag-uusapan po natin ay hindi lang po mataas ang na-opisyal siya. Ay, ang pinag-uusapan po natin ay halayin niya yung mga kamag-anak niya. Yung meron po silang tinatawag na personality disorder. Yun pong sasabihin nila na utang na loob niyo sa akin ang buhay ko. Kaya kinakailangan na magamit po kayo. In fact, baka po ang sabihin pa niya, misayanik pa ang kanyang delusion na kung hindi gagawin ito, hindi kayo masasalba. At para naman sa mga biktima ng rape at sexual assault, huwag kayong manahimik. Malinaw ang paninindigan ng programang ito sa usaping yan. Maano namin yung hustisya. I mean, you cannot allow this vicious cycle. Gusto ko po magkaroon ng justice. Bilang po sa akin, sa family po, sa mga babae pa pong ibang namolesta po niya. Hustisya ang nasa isip, ang bukang bibig ng mga biktima. Dapat lamang, ngunit kung ang biktima ay mananahimik, hindi mangungusap, paano makakamit ang hustisya? Hindi ito kusang lalapit. Ang hustisya ay inilalaban. Pasukdulan, walang atrasan. Hustisya ang kailangan. Huwag manahimik. Manindigan. Hanggang sa muli, ako po si Ramon Tulfo. At ito ang totoo, ang orihinal na sumbungan ng bayan. Daghang salamat og mabuhay!